Paulit-ulit ang sinasabi nila, kung hindi nyo daw kayang patalsikin yan, kami na lang ho maghihilang pababa dito sa speaker na to. Pwede ba daw yun? Hindi, kasi galit na yung mga tao talaga. Kasi it's very obvious. Napaka-obvious na eh. Gusto pang ibalik yung ABS-CBN, eh, ang dami, kayo pa lang po, ang dami nyo pang kailangan imbestigahan doon. Lupa, tax, ang dami pa nun, apat pa yun eh. Tapos biglang gusto ibalik ang ABS-CBN. Eh sandali, una-una, yung 70 na bumoto laban sa ABS-CBN, eh hindi naman yun kaalyado lang ni Cayetano, kaalyado lang ni Pangulo. Karamihan nga doon, galing pa nga doon sa kanila eh. Mga dati pa nilang talent. Nakita nyo, naipakita nyo kasi na talagang fair ang investigation. Yun yung maganda doon. Tapos ngayon, naging deputy speaker lang si Atienza. Ay bay, gusto niya na ibalik lahat. Ano ito? Di sayang naman ho yun. At saka ano ha? Alam mo, gusto ko lang ano, Kong, bago kayo mag-help, ano, before you answer, no, gusto ko lang, ano, baka you can enlighten us a little bit. Because I remember, after nung sa ABS-CBN, we had the chance to interview si DS Marcoleta. Na-mention niya yan, lupa na yan. And, alam ko kayo, congressman kayo ng Quezon City before, di ba? Bago may anak Kalusugan. And growing up, I remember nga, yan lupa na yan, used to be juice mug. Yes. Di ba? Yan yung juice mug. So kung juice mug yan, that was part of yung US government property, just like itong mga Clark at saka Subic. So that should be government property kung tama pagkakaintindi ko, no? So at the very least, there should be a paper trail, no, doon sa titulo. Paano siya naging juice mug, which is a government property, paano siya napunta sa mga Lopez? So baka meron ba tayong update dyan? Alam mo, una, Carlos Banata, nung ito'y binabanggit ni Deputy Speaker Marcoleta, ang pananaw ko, parang pwede ba yun? Ang tagal-tagal nito, walang titulo. So, pinapaliwanag naman sa akin ni D.S. Marcoleta. Ang katotohanan, may hawak na kami parehong dokumento. Hmm. May hawak na kami dalawang dokumento. Alam mo, Carlos, yung binabanggit mo, dalawang property. Mm-hmm. Yung tinatawag lang Philippine Homesite Corporation, yung PHHC. At saka yung juice mug. Kasi may original area ng yung Doña ano, Ignacia ba yun? Yung doon sa road na yun. Mother Ignacia. Oh, Mother Ignacia. Tapos meron dito sa kabila yung juice mug. Yes. So dalawa yan. Paano niya nakuha tong property na dapat... Ang PHHC po ay NHA sa ngayon. Mm-hmm. Yan ang NHA sa ngayon. At yung pangalawa, paano niya nakuha yung property ng juice mug? Kasi nga, mm-hmm, tama ka, pag-aari ng gobyerno yan. So... May hawak na si D.S. Marcoleta dyan na papel. Oh, kaya tahimik lang yung tatay ko pero hawak niya yung papel. Baka kaya kinakabahan sila sa inyo kasi kung i-hearing nyo yan, no, wala na yung prangkisa, no? Wawala pa yung building. Ha? Yung building, wawala pa. Naku, kaya pala takot siya sa tiyensa sa inyo eh. Eh kaya lang, paano, eh kung hindi naman ito mangyayari yung hearing, eh posible ba na talagang hindi kayo, tigilan kayo, na huwag kayong paanuhin? Posible kaya yun? Bastusin na walang hearing na mga gaganap. Well, siyempre, pagka chairman ka kasi ng committee, siyempre, kayo yung gumagawa ng agenda, kung ano yung gagawin eh. Based on the, kunyari, kung ano yung binigay ng rules, no? Sinabi, ito yung mga resolusyon na final, ito yung mga gagawin. So, sineschedule mo yun isa-isa. Kaya ngayon yung napag-usapan nga na January, ito na yung mga schedule. Kaso, siyempre, katulad ng nangyari, wala nga tayo, hindi tayo abot ng January. So, sabi ko lang kay Marcoleta, nagkwentuhan din kami, sabi ko sa kanya, ituloy na rin natin yan. Sabi ko, hindi ko pa rin alam kung ano yung status ko sa committee. Pero sabi ko, dapat kausapin mo yung bagong chairman para ituloy mo yung mga hearings mo. Hindi, ano, ilabas natin yung dokumento na yun, no? Kaya sila kinakabahan dyan, eh. Diba? Kasi, I mean, that's a very big blow. Iba yung mawala yung prangkisa sa'yo, iba yung mawala yung building sa'yo. You know, that's alam mo, Carlos, hindi ito, ano, ah, hindi ito para bang personal na away, pero kung tatandaan ninyo yung franchise hearing, maraming issue na walang closure. Yeah. Hindi natapos eh. Para bang ganito, sinabi namin, nag-violate kayo, hindi kayo nagbayad ng buwis. Oh, tapos na? So, hindi na magbabayad ng buwis? Ano na mangyayari? Diba? O sinabi ni Marcoleta, for example, yung lupang yan, lupa ng gobyerno.
oh, asa na? Hindi kayo nagbigay ng titulo, tapos na. So, hindi, parang ito'y parte ng aming trabaho na kailangan naming tapusin. Kahit isang hearing lang, ituro na sa regulatory agency. For example, pagdating sa titulo, LRA. Pagdating dun sa taxes, BIR. Diba kailangan, it as part of our job, maitulak namin ano ba talaga nangyari at anong dapat niyong gawin. Doon sila takot. Tingin ko talaga doon sila takot eh. I mean, no, more than ano ha. I mean, with all due respect naman kay Speaker Alan, at alam ko na medyo masalimuot yung nangyaring ano, but with all due ano respect to that, I think one of the bigger issues, no, na gusto nilang iwasan kung bakit inaalis nila itong mga grupo na tumayo laban kay Lopez is because of that. They are still protecting ABS-CBN. And alam naman natin na sa 2020, no, kung sakaling makabalik ang ABS-CBN, 'di ba? Eh kung sino yung kandidato na kalaban ni Pangulong Duterte, yun ang siguradong susuportahan ng ABS-CBN. So yun, I think yun yung isang ano, no. I mean, just guessing moving forward going into 2020. Isa yun sa mga agenda na maibalik ang ABS-CBN para maipanalo kung sino yung kalaban ni Pangulong Duterte. Diba? Alam mo, Carlos, Banat, kayo na pinapakinggan ko kayo at pinakita ko yung memo na pinakita ko kay Speaker. Ngayon ko nga naisip, dapat pala hindi ko pinakita tong memo, no? kung hindi ko pala ito pinakita yung investigasyon, baka hindi pa ako tanggalin eh. Pero tama kayo. Kasi alinaw talaga ng mga nakasulat dito. Itong sell-in policy lang, no, yung sell-in. Gusto ko sanang tapusin kagad kasi ang sinabi nila, hindi na dapat kami mag-submit na, hindi na pwedeng kunin ng mga media or ng mga publiko yung aming sell-in. Kahit na tanungin lang kung nag-submit kami, hindi. Walang karapatan tanungin. Eh, nasa saligaw ng batas yan eh. Meron tayong batas dyan eh. Ako, di ba? Kahit kung andyan nga, required mag-submit ng sell-in, tapos ngayon, all of a sudden, wala na. Pwedeng wala, hindi magsasubmit. Dito nga sa ABS-CBN, ang issue dito, apat. Out of the seven, apat yung ABS-CBN. Na, isa, dalawang... Ligang si Kuko. May tanong pa namang malupit dito. Ano tanong, pare? Ano tanong? Ito. Madali bang ma-reverse yung unang decision sa House para sa parangkisa ng ABS-CBN? Ay, dapat matanong ako natin yun. Nagang. Ikaw, anong tingin mo? May ano ba? Meron bang connection? Hindi, yung feeling ko walang mangyayari dito sa Congress hanggang hindi matanggal yan. Sa totoo lang, ha? Kasi napaka-obvious, eh. Nung pagkapasa, tsaka una, okay na eh, di ba? Okay siya. O, sige, walang problema. Next man natin. After 2 days, tinanggal. Ano to? May umabiso? Meron sinabing, huwag yun na ipasok yan. Ayan. May question dito, pare. Bye, ikaw na bumasa. Ikaw na magbasa. Kung Depensor, madali ba ma-reverse yung unang decision sa House para sa prangkisa ng ABS-CBN kung ipipilit ni Atienza? Yung mic niyo po, wala. Walang mic. Sorry, yan. Ayan. Okay. Oh. Yes, pwede. Kasi kailangan nyo pong maintindihin na ang plenaryo, under our rules, pag vinote down ng committee, technically hindi na pwede. Pero may counter-argument ako parati dyan. Kasi in the end, the highest policy-making body is the General Assembly. So kami lahat, maging yung members ng committee, pag ni-reverse nila yung sarili nila, at sinabi lang, hindi, pwede yan, ibalik yung prangkisa. Pwede mangyari. So, di ba? It has happened in the past eh. May naging desisyon na ang committee pagkatapos ni-reverse nila sa floor. So, madali lang po yun? Yun yung tanong niya. Madali lang ba yun? O kailangan pa i-convince lahat nung... Kung ang tanong eh, papadaliin ba namin ang buhay nila? Kung i-reverse nila, hindi. Lalabang kami. Yan. Yan ang gusto natin. Yan ang gusto kong marinig, di ba? Kailangan dudugo muna sila dyan. Hindi pwede yun. Alam din dapat, dahil wala kami. Pero hindi madali. Pwede hindi madali. At una sa lahat, paano magiging madali para sa kanila kung ang lahat ng batayan ng desisyon namin ay tama?
Mm-hmm. Ang hirap at ang bumoto na mali ang binoboto mo. Bakit? Sinabi mo o wala pa lang violation ng taxes? Eh sinabi na nga ng BIR eh. Kinumpara na nga kung magkano binayad ng GMA. Wala kami labor violation. Eh sinabi na nga ng Dole, ang dami nilang kaso eh. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Wala kaming yung aming PDRs ay legal. E mismong GMA 7 na nga eh, ni-reverse na nila yung kanilang sitwasyon dahil alam nila yung nangyari. Alam nilang tama kami. Mm-hmm. So, napakadaling ilaban ang tama. At tama kayo, duduguin sila bago nila balik tarin yung desisyong yan. Yun. Kahit tumawag yung asawa? Sinong asawa, kasi, pares? Ano, si hindi ko nga alam eh. Tumawag yung asawa. Na, ay, yes, yes, yes. Diba? Awa na lang, wag na ako kayo sumagot. Di ba rin, dyan lamang si Velasco kay Trillanes. Akin, may asawa siya. Velasco kasi pare, isang itlog na hawak ng misis, yung isang itlog hawak ni Atienza. Si Trillanes isa lang yung itlog eh. Ay nako, wala nga, si Trillanes, parang wala yun ha. Pare, meron isa pero tatulok, ganyan ang formo. Hindi, actually marami talagang... Wala kayo sumagot. Pero marami talaga nagtatanong, how are bilang mamamayan, meron ba kaming maaring ma-contribute na para naman masipa naman itong si Velasco? Kasi talagang ano eh, kitang-kita na ngayon eh, kitang-kita na pinipigilan yung mga dapat eh maasikaso na mga batas. Paano ba, wala ba kaming pwedeng gawin? Ano bang pwede nating gawin diyan? Ano sa tingin niyo, Kong Mike? Tanong ng mga tao ito eh. Well, una sa lahat, Banat, Carlos, kayong mga nandyan sa social media, napakahalaga at napakalaki ng tinutulong nyo sa ating Pangulo. Talagang napakagaling para sa ating Pangulo, sa Presidente, dahil sa gitna ng mga pagbatiko sa kanya, yung mga mali-maling paratang, yung mga kampanya na gagawa para ibagsak ang gobyernong to at ibagsak ang Pangulo, nandyan kayo, tumutulong kayo. Ako nagpapasalamat dahil isipin ninyo yung mga kalaban namin. Hindi naman maliliit na mga kumpanya yan eh. Di ba may mga sariling tao to, nakita nyo naman kahit sa social media, ang lalaki ng grupo nila. Natuloy-tuloy na bumabanat at kayo po, sa mga nanonood ngayon, pinagtatanggol nyo kami, pinaniniwalag nyo sa tao sa, ang issue, iniintindi nyo yung issue, of course with Banat and Carlos. Ito ho, kailangan natin maging vigilant. Kailangan natin nakabantay. Kailangan tuloy-tuloy po yung pag-alalay. Marami na hong nalaga sa aming mga kasama na nagtatanggol sa Pangulo, eh humihingi din po kami ng tulong. Alam naman natin, siyempre ang Pangulo marami ng trabaho, baka hindi niya alam yung nangyayari. Natulungan niyo rin po kami. Ipaliwanag itong mga issue to, ipaliwanag yung mga nangyayari, palagalaganapin yung mga nangyayari sa Kongreso. Dahil sa uli naman, eh, tayo naman po yung magkakasama eh. Isang bangka lang tayo eh. Itong mga to, ginugulo nila yung mga ginawa ng Kongreso, binabago nila. Kung ayaw nga nila imbestigan yung ABS-CBN, na mukhang ito nga yung nangyayari, naku, napakasama po nito at kung babalik ta rin yung naging disyon ng Kongreso na nakaraman nakabatay sa tama at sa legal, ikawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Mm-hmm. Ano? Yeah.